Yo, what's up po sa inyo? This is BossAmo once again at syempre welcome sa panibagong video natin mga bossing. So ngayon for today's video nga po pala is maituturo ako sa inyo kung paano magiging validator sa Pi Network mga BossAmo. So once again, this is a Pi Network video. So kung interesado po kayo sa Pi, nagmamind kayo ng Pi, panoorin nyo po to hanggang dulo. Let's go! So ayan na nga mga BossAmo, no, kung nagmamining po kayo ng Pi, nagsusuporta po kasi sa Pi, pwede po kayo magano, panoorin nyo po ito hanggang dulo, pwede nyo po subaybay itong video na to kasi ito yung ways para magiging validator tayo. So kung hindi po kayo nagmamine ng Pi at saka haters kayo ng Pi, pwede po i-delete yung account nyo sa Pi and then manahimik kayo habang buhay. So ayan lang mga bossing. So dito, papakita ko sa inyo kung paano maging validator kung nakapasa. Kasi pag once pumasa kayo sa KYC sa Pi Network, is pwede na, pwede, you are reliable, eligible for applying KYC, for applying validator. So kung pumasa na kayo sa KYC, ganun lang. So punta po kayo sa Pi Browser. So kung makikita nyo na napumasa kayo, ganito yung ways para mag-apply as a validator. So dito mga bossing, makikita nyo dyan na, welcome back, ayan. So you are passed, KYC qualifications, applied KYC pass. So makikita nyo dyan, meron kayong become a validator. So pag i-click nyo po yung become a validator mga bossing, kasi gusto nyo, gusto ko maging part ng team ng Pi, gusto ko magtumulong sa iba. Kasi itong validator kasi mga boss, ito yung part na kung saan magbabalidate ka rin ng mga ID ng kasama mo, live video ng mga kasama mo, ganun lang. So dito, parang igagagan na as tutorial. So dito, as a new KYC validator, you must complete a quick tutorial consisting of 7 questions. So, tatanong ka dyan ng 7 questions. Yan po ang regarding po yan lahat. Lahat po na itatanong na yan po yung mangyayari dun pag nagbabalidate po kayo, no? So, yan po. So, meron din kayong reward. For every validations, you will receive Pi in return as a reward. So, pag nagbabalidate kayo, makakatanggap kayo ng rewards galing kay Pi. So, click nyo lang po yung next. So dito mga bossing, papakita niya yung agreement. So yung parang kasunduan, meron yan dyan, 11 agreement yan. So meron din dyan, social chain validator services agreement, this validator service, ganyan, ganyan. Marami siyang inaano dyan mga bossing. So dito, ang unang lang agreement mga BossAmo is yung service as compensation. So basahin niyo na lang din. Basahin niyo lang din kung nagiging ano na kayo, basahin niyo na lang din kung mag-a-apply na kayo as validator, basahin niyo na lang. So, pinapakita ko na lang sa inyo, ito yung step by step kung sakaling mag-a-apply kayo sa validator, ito yung para may advanced knowledge na kayo, ito pala yung gagawin, ganyan. So, number 2 is confidentiality. So, ayun, and again, basahin nyo ulit. Basahin na yun siya. Ang una is service and compensation, pangalawa is yung confidentiality. Number 3 is conflicting obligations. So, tingnan nga natin to. Validator certified with an outstanding agreement. Basahin niyo lang ulit diyan. So ayan lang, conflicting obligations, basahin niyo na lang din. Tapos pang-apat is term and terminations. And then ang panglima natin mga bossing is presentations and warranties. And then number 6 is miscellaneous. And then number 7 is equitable relief. So number So ito na nga, equitable relief, nagulat ako, ba't dalawa ito sa 7? Tapos personal data breach, dalawa ata itong 7 natin mga bossing, mayroong equitable relief, at saka personal data breach. Tapos number 8 is data protection, impact assessment and prior consultation, and then deletion and return of social chain personal data. Tapos number 10 is audit rights, and then number 11 is data transfer. So pagkatapos niyan mag-data transfer mga BossAmo, i-click nyo lang po yung agree kung nabasa nyo na yan lahat. So yan po, ganyan din po yung proseso niya pag nag-apply ka ng validator. So next, pag nag-click kayo ng agree, ito yung pinaka masela na part ng being validator. Kasi pag once ginawa nyo yung mga pag-i-screenshot, kasi nagiging validator na kayo, paalala ko to sa inyong lahat ha, pag once nagiging validator na kayo at ginawa nyo yung screenshot ng siyempre ito tropa ko pala to. Ayan, i-ano ko to sa screenshot ko sa kanya. Pag once yung ginawa nyo mga bossing,
malalaman at malalaman ni Payan, lahat ng pinaghirapan yung mining ng yung PyCoins yan, mawawala yan lahat. Ibuburnahin niya yan, tatanggalin niya yan sa yung pinakahigpit na huwag na huwag kayong mag-screenshot dyan. Kasi sinabi niya dyan, must not be copied or screenshot, download or saved, shared with anyone. So, sa balita, traceable in multiple ways, failure to comply will result in maban pa kayo. So, yan yung pinaka-masela na part sa Pi Network. So, huwag na huwag po itong gagawin kung magiging validator kayo, mga bossing. So, i-click nyo lang po yung confirm na yan. So, dito, parang may documentation match. Parang, ito na nga yung quiz na pito. So, yan lang yung sample na una. So, passport from United States, is this the right, correct type, genuine password? Ganyan. So, pindutin nyo lang yung tama. Wala namang maling sagot dyan. Kasi pag nagkamali, papaulitin nila kayo na habang nag-ano, kasi apply ka kayo. Parang pinapakita na lang sa inyo, kung ma-check nyo yung tamang sagot, ayun, parang yun na yun. Pag na-check nyo yung tamang sagot, magpuproceed yan siya sa next question. So, ganyan lang naman mga boss amo. So, yan o. Correct answer, ID, declared ID type does not match that one picture. So, okay. So, dito, congratulations. So, marami yan mga boss amo. Meron ding mga questions. Meron ding, basta marami siyang mga ganun-ganun. So, sa akin, papakita ko na lang sa inyo kasi nga, video masilan yung part na yon. Hindi tayo pwede mag-screenshot doon. Sa akin lang, pinakita ko sa inyo yung intro, yung panakauna niyang part. So, dito mga boss amo, sabi niya dyan, now take this quick KYC validations. Ito na pala yun mga boss amo. Ito yung, kung mag-i-start ka na ng quest. So, hindi ko na pinapakita ka sa inyo kasi, ayun, yung mga questions ay baka mabat ako. Yung mga questions na yun na is, one lang yun dun sa part. So, kung nagiging pass na kayo ng KYC, ayun, ayun, pag nakapasa na kayo ng KYC, mag-validator na din kayo para makatulong kayo sa iba. So, dito lang naman, madali lang naman to kung paano kayo mag-validating. Ito yung part na sa validating, ito yung part na huwag kayo mag-screenshot dyan, mga bossing. Paalala ko sa inyo, sa mga gustong mag-apply ng validator, tapos natanggap yung validator, huwag kayo mag-screenshot. Promise, huwag kayo mag-screenshot. Nako, baka lahat ng PyQuest yung mabubura yan pag nag-screenshot kayo. So, yan lang yung pagiging validator, mga bossing, kasi hindi ko papakita sa inyo kung paano mag-validate kasi nga tsaka yung pagba-validate naman mga boss amo, makikita nyo naman yan doon sa quest. Parang ganun lang yung pagba-validate na mag-ano ka ng live video, mag-trace ka ng ano. Tsaka yung ID na yun, hindi yun siya makikita sa, hindi makikita yung pangalan, naka-blurred po yun. Ang tatanungin gawin nyo lang, kung tama ba yung ID na yun, kunwari sa Pilipinas, kung tama ba yung ID na yun na ginagamit ng isang pioneer ng Pi Network. So, ganun lang naman siya. So, yun, mga boss amo, discover na lang din ang Pi Network ng validator. Kung nakapasa na kayo. So, yun lang. Next nga pala, sa susunod kong video, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi kayo ma-notify sa KYC. So, may gagawin tayo dyan, mga bossing. Kung bakit di tayo, bakit ba di ako ma-notify sa KYC? Tagal-tagal ko na nag-waiting sa KYC. May gagawin tayo dyan para kaagad, makikita kaagad nyo na may mga something mali-mali kayo dyan. So, yun lang mga boss amo. Abangan nyo yung next video ko regarding dito sa Pi Network. So, again, this is Boss Amo Officials. Magingat ang lahat. Ano, good vibes dyan sa inyo. Peace out.